or. Mancanor! Mancanor! Ang DJ na mas kulubot pa sa Ampalaya, pero madulas pa sa Okra. Mancanor! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na po si Ma'am Kanor. Feel na feel, Ma'am Kanor. Siyempre, kasi nandito na ang aking... Well, ano naman ngayon? Yan na. Alam mo, Papa Char. Kung nandito ka, Ma'am Kanor. Good morning, Papa galit, Charles. Galit lang. Alam mo, yan ang gusto ko sa aking mind. Yung mga mga malamaldita, malasuplada, pero deep inside, mahal na mahal ka. A.K.A. Maladragon. Okay lang sa akin yan. Basta mahalin mo lang ako, mind. Walang problema kahit buong buhay kung mamalditahan mo ako. Ganun kita kamahal, man. Alaka, oy, don't give up, ha? Ah, siyempre. Ganyan ba yan, Mama Ay? Hindi dapat gi-give up ang isang Ma'am Kanor sa buhay mo? Alam mo, Papa Charles, kung ako lang, dapat gumive up na talaga si Ma'am Kanor. Ah. Oh, bakit mo naman nasabi? Eh, kasi... ilang taon na lang ang ipamamalagi niya ni Ma'am Kanor dito sa mundo. Mine, at least mine. Napasaya kita. Kahit ilang taon na lang ang nalalabi, di ba? Mm-hmm. Ayaw mo ba no na mapasaya kita, Mayn? Mm-hmm. Mayn? Ayaw na. Hello. Ayaw mo ba? Ayaw na, ayaw na niya. Ayoko na talaga. Ma'am Kanor kasi... Sige. Imaginein mo, ha? Paano ko pa ma-enjoy yung buhay ko kung pag-aalagain mo lang naman ako? Huwag ka mag-alala, Mayn. Mas malakas pa ito sa kalabaw. Mas, puro pangako ka lang naman. Mas malakas pa ako sa kalabaw. Hindi mo pa nga na ibibigay yung ayuda. At mas uhaw pa ako sa camel. Pero dito tayo, sa ating mga balita. Kasi, alam nyo, pangarap ko talaga maging broadcaster. Ay, talaga ba? Nung kabataan ko, pangarap ko maging broadcaster. Kaya pala nandito ka. Kahit hindi ka naman legal dito, nang-hijack ka ng programa. Grabe, para sinabi mong illegal ako na dito. At saka, Mama Ay, matakot na si ano nyan, mga broadcasters diba? Na mga sikat ngayon. Ay, dapat lang. Mga kabats ko napakayabang yan. Kabats ko sila kanoli. Mga kabats ko yan. Mga kanoli, parang close na close kayo. Kabats ko yan. O so napag-aalaman na talaga yung edad mo. Actually, ahead sila sa akin. Pero ito, pag-uusapan natin. Kasi nga, inamin ng DepEd na wala daw budget para sa mga teacher. Kung sila ay magkakaroon ng sakit na COVID. Ang sa akin naman, kawawa naman ng mga teachers natin kung ganyan, kung nagkataon. Dapat sana ay mahanapan ang paraan ng DepEd. Tulad yan, nagbigay sila ng nag-ambag-ambag sila para sa internal budget. Pero kulang yan. Kulang yan, Papa Charles at Mayn. Alam natin na kulang yan, pero ba't hindi mo na lang bigyan? Kasi total, ikaw naman ang pabida lahat, Ma'am Kanor, araw-araw, di ba? Nasabi mo, marami kang pera. Sandali. Nasaan ang account mo kung sandali. Marami kang pera? Sandali, huwag kayo magalit siya. Bakit taga-depend ba ako? Silip nga, Ma'am Kanor, kung marami ka talagang pera. Oo. Kasi, bakit ako nagalit-galitan dito? Kasi merong galit na galit sa yung babae dito na taga-tabang sa Bulacan. Bakit daw? Sabi ni Tez Marie Sarasa dito, huwag na huwag kayong maniniwala dyan kay Ma'am Kanor dahil bakit? Ako ay minsan na niyang iniwan at niloko. Yun ang sabi niya dito. Ayan nga bang sinasabi ko eh. Tez Marie. Tez Marie. Tapos, sabi niya dito, meron kaming anak ni Ma'am Kanor. Si Lester Sarasa. Yan daw ang kanyang apelyedo ngayon dahil sinunod ang apelyedo ng babae dahil ikaw, Ma'am Kanor, wala ka dong paninindigan kay gulit-gulit siya sa'yo. Masarasa ay masadani. Ayan na nga ba eh. So, puro salita lang talaga si Ma'am Kanor. Hindi niya ako kayang panindigan. So, tignan mo si Mayn. Hindi ko talaga siya dapat sagutin. Diba, mga idol? Mayn, hindi mo ko sasagutin. Bakit? Kasi, nagsisilos ka. Aminin mo na kasi, nagsisilos ka sa mga babae na nagsichat dyan sa atin. Paano ako magsiselos, Ma'am Kanor? Nagsisilos siya. Wala nga tayo. Wala nga label. Yun na nga. Yun na nga pinagtataka ko. Nagsisilos ka na hindi pa man...
hindi pa naman kita sinasagot. Oh, pero ang tanong dito, nasaan na ba kasi ang estado ng inyong relasyon dalawa? Dahil maging ako nang gigigil na ako sa inyong dalawa, Mama Ay at Mang Kanor. Ah, ano nang estado, Mayn? Kasi sa akin na, sinagot na kita. Sa mga idol na hindi nakakalam, sinagot ko na yan si Mama Ay matagal na. Pero alam mo ba ito, Mama Ay, na sinagot mo na daw si Mang Kanor? Totoo ba itong balitang ito? Hindi niya ito? Lang alam, hindi niya. Ah, hindi eh. Kasi, Papa Charles, wala naman kasi sa standards ko yung kulubot. Okay lang, Mayn, pero kahit paas, kahit kulubot, sa... kahit kulubot ang ampalaya, kinakain mo pa rin. Kaya, may pag-asa pa rin. Sorry, sorry, Mang Kanor. Sorry, Mang Kanor. Bakit? Hindi ako mahilig sa ampalaya. Mayn, alam mo ba, na pampa, ano yan? Maski nga okra, hindi ko kinakain. Ah, ganun ba? Kasi, merong gamot ano? Gamot sa diabetes yan, Mayn. So, inamin kasi mo naman, Kanor. Kasi meron na akong kalabasa. Yan ang gusto ko, yung mingkala-kala o basa-basa. Nagpapakilig sa akin na kalabasa. Oh, talaga? Sino yan? Sino yan, Mama? Ay, mukhang dyan ako buboto sa'yo. Alam nyo kasi, ito, para sa delikadisa lang, itong mga opisyalis ng PhilHealth, dapat mag-leave na sila. Para sa delikadisa lang. Kasi inimbestigahan sila ngayon dahil nga sa sinasabing di umano'y may korupsyon. Kaya para okay, sa... Mang Kanor. Dapat mag-live o di kaya mag-live. So ngayon, unahan Mang Kanor. Unahan mo na, Mang Kanor. Kung may delikadesa ka, Mang Kanor. Ah, yes, Mayn. Dapat mag-live ka na rin dito. Ah, live meaning titira na ako sa bahay nyo? Hindi, umalis. Mali ang spelling. Umalis ka na dito. Ano ba? Anong spelling ng live ba kasi? I can't live if living is without you. Alam mo, Mang Kanor. Oy, kinilig alam na mo, Mang Kanor? Yes, Mayn, I love you too. Kung nandyan lang ako ngayon sa station. Anong gagawin mo, Mama Ay? Malamang ah. Kahit walang akong makukuhang buhok, masasabunutan talaga kita. Dahan-dahan lang, Mama Ay. Ako po yung dinidescribe. Kinuha ko na ang buhok ko ngayon. Hindi. Si Mang Kanor kasi may buhok. Hindi, tanong pero ko lang. Kasi... Huwag ka mag-alala, Mayn. Hahanap ako ng paraan para may masabunutan siya. Pero ito. Pero ito. Mang Kanor, totoo, original yung hair mo. Alam nyo kasi, hala, grabe. May bagyong... Luka lang ata, yan. May bagyong perde pala. Don't touch my perde. Alam nyo kasi, ito. Magbibigay ng full scholarship ang kamara ay inaprubahan na yung House Bill 6756. Ito yung mga gustong maging doktor, mga medical students, ay magkakaroon na sila ng mga libreng matikula, yung mga bayarin nila, gastusin, supplies, lahat, babayaran. Ako, nakita ko kasi napaka-importante talaga ng mga doktor natin at mga medical frontliners, mga nurse, kasali na yung mga medtech, mga doktor, inspektor, driver, passenger, pahinante, manager, hostess, masahista. Security guard. La bandera. Alam nyo kasi, ako, Mayn, sa totoo lang, sangayon ako sa batas na yan. At kung gusto mong mag-doktor, Mayn, sabihin mo lang sa akin, lahat ibibigay ko. Pag-aralin kita sa Amerika. Kung anong binigay nila, tumbasan ko pa yan. Pati kotse. At allowance, bibigay ko sa'yo. Oh, sige. Kung yan ang gusto mong mangyari kay Mama Ay, para maniwala naman si Mama Ay, once and for all, Mang Kanor, akin na ang iyong passbook. Kung meron ka talagang passbook. Grabe talaga siya. Kung may savings ka talaga. Grabe talaga si Kuya. Kasi ito si Mang Kanor, alam mo ba, Papa Charles? Pa-fall yan eh. Ano na? Pa-fall. Why you say so? Pa-fall. Anong pa-fall? Pa-fall. Wala pa. Alam mo yun, dadaanin ka lang niya sa pa-sweet, sa mga kanyang mabulaklak na salita, paaasahin ka. Pero ending, wala naman talaga ng ibigay. May sa totoo lang, may meron akong testigo dito. Sabi niya, ako nga po, Papa Charles, Mama Ay, gay po ako. Ako, wala naman problema. Pero pinaasa din ako ni Mang Kanor. Ha? Talaga sabi ba? Niya, Dax daw siya. Yung pala Diyos. Bakit, Mang Kanor? Pero, ikaw ba? Dax ka ba? Sandali,
Dax, tama, Dax. Pagbigay ng pera, 100 lang binigay niya sa akin. Si Charlie ng Angono. Uy, Charlie, maayos ka dyan, ha? Manganor, Dax ba daw ka? Tinatanong ka ni Mama ay? Dax, hindi mo sinasagot. Dax talaga ang sinasabi ni, ang tulong ni Kuya Will para sa mga drivers. Yan ang totoong Dax dahil magbibigay siya ng 5 million pesos! Ang galing talaga ni Kuya Will. Bigyan ng 5 million yan. Buti pa, alam mo, dyan lang ako kay Kuya Will. Ah, oh, bakit man? Yan naman, Kanor. Yan ang sinasabi natin. At least, si Kuya Will talagang nagbibigay. Mm-hmm. Hindi lang basta nagsasalita. Mm-hmm. Yan ang hindi katulad ng isa dyan, walang pinagtatandaan. Ah, sige, man. Kung, puro paasa. Kung gusto mo kay Kuya Will, Kuya Will, manawagan ako, hingin ko na lang ang kamay ni Hipon. Akin na lang si Hipon. Si Hipon yung assistant niya. Parte go, go, go. Parte na lang kami. Si Hipon na lang sa akin. Pero, okay. Nagsisilos. Hindi ako nagsisilos. Sabi ko sa'yo, kapatsas, nagsisilos yung mind ko. Pag-atit lang yan. Nagsisilos. Ang nararamdaman ko, Mama Ay, na nagsisilos ka talaga, Mama Ay. Sabi ko. Hindi ako nagsisilos. Hindi ako. Ano ba? Bakit parang nakasmile ka? Sandali. Kapatsas, hindi lang siya nagsisilos. Anong hinihintay mo? Kinikilig pa. Kaya man, mahalin mo ako, bibigyan din kita ng 5 pesos. 5 pesos. Depends. Para gawin ano pa hinihintay mo? O, diba sabi mo dun ka, gusto mo dun kay Hipon? Mm. O, dun ka na, huwag ka na dito. Ay, pero Mama Ay, ano, parang nakasmile ka, Mama Ay, habang sinasabi mo yan, na parang silos na silos ka. Gigil na gigil ako. Sabi ko na nga ba eh. Ay, FM Diaries na susunod. Huwag ka na dito, Mang Kanor. Dito lang sa 93.9. Ayoko na marinig yung boses mo. Doon ka na kay Hipon. Ay, doon. Bye-bye.